Sa mga hindi po, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Jeffrey Padua, ayan, Tubong, Pangasinan. So, ang background ko po, isa po akong electrician dati sa isang construction site. At ngayon po, isa na po akong full-time dito sa business po natin. Ayan, so nag-start po ako dito part-time. Yun, habang nagpa-part-time po ako. And so habang nagpa-part-time po ako, na-awardan po ako nung December. Ayan, Elite Warriors Achievers, Top 50 and Rising Star. So ayan, pinapalakpakan po yan guys. Hindi ko po akalain kasi part-time po ako pero na-awardan po ako sa ating ano team. Ayan, so Silver Executive na din po ng company at top 2 po sa aming team. Ayan, Leo Melay team. So ayan, so yun po. Ayan, so bago po natin tawagin yung ating speaker, ayan, pwede po bang paki-open po yung ating mga camera? Ayan, so para nakikita namin kayo. Ayan, so habang pinapapasok pa po natin yung ating mga leaders na wala pa po, ayan, shout out po muna tayo. Ayan, pwede po kayong mag-chat at akin pong isa-shout out. Ayan, so dito po kay partner Leia. Good morning, EWA team. Shout out po sa ating powerhouse, Coach Jeffrey. Ayan, thank you. So shout out po, Coach Leia and Isai team. Ayan, pwede po kayong mag-chat. Ayan, abang inaantay po natin. So, nung last Wednesday po, yung training po natin is Facebook marketing din po. Sa mga hindi po nakapanood nung training natin na binagsak po ni Coach Cindy Chaleco, ayan, pwede po natin balikan sa ating YouTube channel. Ayan, search nyo lang po, Elite Warriors Achievers. Ayan, so nandito po sa ating comment. Ayan. So pwede po tayo mag-subscribe po tayo dyan and click na din po natin yung ating notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga video po na i-upload po ng ating mentor. Ayan. So walang gustong magpa-shoutout? Ayan. So walang may gusto. Ayan. Yun pala. So ayan. Good morning po sa Jumren team. Ayan. Shoutout po. Ayan, shout out sa mga Team Leo Mela. Diyan na po ba? Ayan, mag-ingay naman po. Parang antahimik. Ayan, ako lang po yung maingay. Ayan, sa mga wala pa po na leaders po natin, sendan na po natin sila ng link para po makahabol po sila sa ating magandang training kasi malupit po yung ating speaker. Ayan, so artista po yun. Kaya wag niyo pong palagpasin. So ayan, shout out po kay sa Team Leah Iza. Wow! Yun, di ba? I feel good. Ayan, so shout out po sa Team Antipolo. Ayan, so wow! Morning sa guwapong host. Ayan, shout out Easy Mar Jeff team. Ayan, pogi daw yung host. Wow! Di ba? Maganda pala mag-host dito sa ating team. Nakakagwapo. Wow! Power! Power po ba? Parang bigla akong pinagpawisan. Ayan, so shout out po sa ating Team Antipolo. Wala na po bang papa-shout out? Ayan, chat-chat lang po. Habang inaantay po natin yung iba kasi nasa 57,000 pa lang po tayo. Dapat umabot po tayo ng 100,000 bago po tayo magsimula. Kaya papasukin na po natin yung ating mga leaders. Ayan, shout out po sa Leah Isai team. Again, from Pampanga. Ayan, kay Coach Janet Antonio. Ayan, shout out po sa inyo. Doon, I feel good. Yes. Bakit? Ayan, so shout out Team Johnson, Antipolo. Ayan, so good morning kay Coach Annabel Austero. Ayan, shout out Obet Mill team. Ayan, hard, hard, hard. Okay. So ayan, ready na po ba? Ready na ba? So, shout out po sa gwapong host natin. Ayan, thank you po, Coach. Wow! Ayan. Sa susunod po, ako po ulit, host, para gwapo ulit. Yo. Wow! I feel good! Okay naman ng speaker ngayon. Pa-shout out po ng Manuel team from Divisoria. Ayan, so shout out po. Ingat po kayo dyan. Ayan, so habang nasa Divisoria, nanonood ng training.
Yan, ganyan po kaganda yung ating negosyo. Kahit nasaan ka, makaka-attend ka ng training. Ayan, so congratulations po sa lahat ng mga nandito. Ayan, so shoutout ulit, Team Leo Melay. Ayan, makingay, heart-heart. Ayan. Ayan, kay partner Susana Granada. Ayan, so shoutout po sa Team GLC. Ayan. Kapag nasa Iwa Team. Yes! Power! Ayan, so ready na po ba lahat? Yan, dami po nang nasabi. Ayan, so kung ready na po, type naman po kayo ng I love Elite Warriors Achievers. Yun. Ayan, so type-type po. I think ready na po yung ating speaker. Ayan, so ako lang po yung mag-i-intro. Ayan, so kung guwapo yung host, syempre dapat guwapo din po yung ating I feel good. Ayan, so type-type po tayo. Ayan, type po kayo ng I love EWA na lang para mas mabilis. Ayan. Yun, Elite Warriors. Ayan, kay Coach Mergy Bahan. Ayan, shout out po. Ayan, so ready na po. Ayan, type-type lang po ng ano. Ayan, shout out po and Martin. Ayan, sa mga hindi ko po na shout out, ayan, pasensya na po. Ayan, so shout out pala kay Easy Ronaldin team. Ayan, shout out po sa Easy Ray team, shout out din po. Ayan, so ang dami na pong nagcha-chat ng I love EWA. Ayan, so ready na lahat. Paki-open po yung ating mga camera. Ayan. So, hindi ko po tatawagin yung ating poging host pag naka-off po yung ating camera. Ayan, ito, lahat nakikita po tayo. Ayan, sa mga OFW po na busy, okay lang po mag-off cam. Ayan, pero pag nandito po tayo sa Pilipinas at wala po tayong ginagawa, open na po natin yung ating mga camera. Ayan, so maging leader po dapat tayo, guys. Kasi leader po talaga tayo dito. Tama? Ayan, so ready ng lahat. Ayan, dami nang nag-chat. So, hindi ko na po pagtatagalin. So, dati po siyang construction worker. Pero ngayon po, dating construction worker at naging security guard. Pero ngayon po, isa na po siya sa mga may-ari po ng agency. Dahil po sa entrepreneurism. Ayan, joke lang po. Ayan, so, siya po yung ating, ano, yung ating speaker na akin pong i-intro. Sa po siyang top 10 dito po sa ating team, Elite Warriors Achievers. Ayan, pinapalakpakan po yan. Ayan, Gold Executive Prime. Ayan, at siya po yung aming mentor po sa Team Leo Melay. So ayan, so sabay-sabay po natin na salubungin. Ayan, open po lahat ng camera at pakimute. Ayan, so please welcome Million Virtual Club para kay Upline Leonardo Ortiz. Yun, good morning. Yan. Yamit lang ha. Palitan natin yung background ko. So good morning sa ating lahat. Yan, congrats sa ating napakalupit na host, partner Jeffrey Padua. Yan, di ba? Napakalupit po niya, not napakagwapo po. Kaya medyo parang nataranta ako nung sinabi niya, gwapo daw ako. Pero thank you. Sabi nga nila guys, pag sinabihan ka ng positive sa sarili mo, i-accept mo. Kasi yun po talaga mangyayari sa'yo. Tama po ba? Kasi minsan, di ba, may mga tao na, lalo sa mga babae, di ba, sinabihang maganda. Hindi naman, pero isang oras nagpapaganda sa salamin. Pero pag sinabing ganun, dapat positive ka lang. Tama ba? So, okay lang ba? Patype naman ang number one kung naririnig niyo po ako. Yan, patype po ang number one para makita ko kung marami pong nakikinig. So, nasa 65,000 tayo, tama? Yan, dami, di ba? You know? So, ang dami na number one. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nandito ngayon sa ating Zoom. Alam ko, karamihan sa atin dito, di ba? Umulan ngayon, kaya medyo mahina ang signal, kaya medyo konti tayo. Pero
Alam ko maya-maya papasok yan. So ang pag-uusapan natin is about Facebook. So kung yung nakarang Miyerkules is Facebook marketing, so about po sa pag-aayos natin ng Facebook natin. Tama po ba? So ngayon naman po, at nung nakarang mga unang mga training ko guys, ay tinuruan naman po namin kayo paano yung mag-prospecting. Tama po ba? Yung prospecting, di ba? Yung mag-add ka, pupunta ka sa mga FB group, o kaya page ng mga OFW kung OFW market mo. Tama ba? So yun po yung tinuro ko nung nakaraan. Ang nakaka-excite ngayon kasi ituturo ko po yung script. Script naman po ito. So ito po guys is ay guide na ibibigay namin sa inyo na pwedeng makatulong. At sigurado po ako na makakatulong to sa inyo dahil ito rin po yung ginagamit ng team po namin. At kung ang kausap mo taga-Pilipinas, may script tayo diyan. So kung ang kausap mo OFW, bagay na bagay itong script na to. So kung ibig sabihin, hindi ka na mahirapang mag-isip. Kasi ang hirap po kayo mag-isip, di ba? Magta-type ka pa. So ang gagawin mo na lang dito guys, screenshot mo na lang yung ipapakita kong script mamaya, yung pagkasunod-sunod. Kasi ituturo ko dito sa inyo yung paano mag-invite. Di ba? So ituturo ko rin sa inyo ano yung strategy. Paano mo ilalatag. Di ba? Siyempre, bago mo ilatag yun, kailangan alamin mo muna kung ano yung kailangan nung kausap natin. Di yung bagsak ka na lang bagsak, di ba? Kasi minsan, binabagsakan natin ng marketing plan, yung palang, kailangan pala product, tama? So, kailangan malaman natin yun at mamaya ituturo ko din po kung paano po yun. Okay lang ba sa inyo yun? Guys, okay lang ba sa inyo yun? Patype naman ng number 2 kung okay lang sa inyo yun. So, guys, itong training na to, binagsak ko na rin to before. Alam ko kung ikaw luma na at nakita mo to at malamang ginagamit mo na rin. So ito para po ito sa mga bagong pasok na mga leaders po natin. Sa mga luma na, is refresh na lang. I-refresh mo lang ito. Pero kung ikaw, sabi mo na, nakita ko na yan, alam ko na yan. Guys, hindi po ito para sa'yo. Para ito sa mga bagong pasok na leader ng bawat team natin, natutulungan natin. Para hindi mahirapan mag-isip kung anong script yung gagamitin. Dahil itong script na to, sigurado po ako na makakatulong sa bawat isa, lalo na po sa mga nagsisimula. Tama po ba? Sige nga, type nga kayo ng sang-ayon ako dyan kung sang-ayon po kayo. Sige nga po, tignan ko nga kung ilan yung magre-reply. Dapat sa 69 na to magreply lahat. Ha? I agree, sabi naman ni apply na Carmela to. Agree po, sabi niya. Parang sabi ko, sang-ayon, eh. Ba't yun? Ako matatura, agree. ang sumunod lang sa sinabi ko si partner Salve. Tsaka si in English eh. Tagalog lang tayo guys ha. Dudugoyin po kasi ang ilong ko pag tinagalog ninyo. Ay in English ninyo yung sinasabi nyo. Hello. Tama po ba? So yan, sang-ayon yun. So maraming salamat po sa pag-response. So alam nyo po, sa ganitong klase po ng pag-training o sa pagsasalita sa harapan ng maraming tao, ang galing po ng speaker na sa inyo po yun. Ang galing po namin, depende po yan kung gaano po ka-active yung mga speaker, ay yung mga audience, yung nakikinig. Kung yung tanong ba ng speaker is sumasagot kayo. Kasi baka mamaya daldal ako ng daldal dito, hindi nyo pa naiintindihan yung sinasabi ko. Diba? Kung may tanong ako, dapat sumasagot po tayo. So, ganoon din sa offline presentation po guys. Napaka-importante po na kailangan makipag-participate tayo, lalo pa sa mga leader. Lalo pa sa mga leader, kailangan alam nyo paano pumasok kung kailan nagpapatawa yung speaker. Tama po ba? Yan. So, ready na ba kayo? Patype naman ng ready na ako. Kasi mag-share screen na ako. Mag-share screen ako. Asan na yung share screen? Asan ito? Yun. So, nakikita ba yung screen? Nakikita ba offline? Yan. So, sa mga hindi po nakakilala, lalong-lalong po sa mga first-timer, mga bagong pasok po sa team po natin. So, my name is Coach Leonardo Ortiz. So, kagaya po ng sinabi ni partner Jeffrey Padua, isa po akong construction worker ng 2 taon. So, 5 taon din po ako naging security guard. Ibig sabihin po, 7 taon din po ako naging empleyado. Pero bago po ako maging empleyado, Tubong Pangasinan din po ako. Magkatabi po yung barangay namin ni partner Jeffrey. So, Tubong Pangasinan, Bandang Patag po ako. Isa po akong magsasaka. Yan. So, kung makikita niyo po dati, sobrang itim ko po at talagang nognog na nognog po. Yun po yung trabaho ko before. At nangarap akong maging maganda yung buhay. Ang ginawa ko po is nag-apply ng abroad. Pero ang
kasamang palad na kung po ako, naloko po ako ng recruiter ko. So nagkayaan na, gumastos sa malaki. So nag-stay na rin sa Maynila. At ang mindset naman pag-probinsyano, di ba? Para sa Maynila, kayaman ka daw. Agad na ganda yung buhay mo. Grabe, ang hirap pa ng buhay. Kasi bawat galaw natin dito is kailangan na maglabas ng pera. So ganun po yung naging buhay ko ng 7 taon. Binata pa po ako that time. Di ba? Alam niyo po yung tipong pagpasok mo ng trabaho. Nung wala ka pang trabaho, wala kang utang. Pero nagkatrabaho ka, doon ka nagkautang. Dahil sakto lang po yung sinasahod. So ako po yung klase ng tao na gusto kong mabago yung buhay ko. Malaki ang pangarap ko. So hanggang sa nakita ko itong empowered consumerism. So hindi rin agad ako naniwala noon. Pero to cut the story short, nag-join po ako. At ito na po ako ngayon. Diba? Yung nakikita nyo ngayon. Tama? So sa mga alam ko, marami nang dito, nakita na rin yung success story ko dati. So makita nyo naman kung gaano ako kanugnog. So natulungan din po ako ng produkto. At sa pinakamagandang naging result ko po dito is yung personality po. Personality development nangyari sa akin. So sino ba ako na dati? Mahihayin lang din naman. At hindi naman po ako nakapagtapos. Pero andito ko ngayon sa harapan ninyo, i-share ko sa inyo yung experience na natutunan ko dito along the way habang ginagawa ko kung negosyo to, lalo na nung nagka-pandemic kasi nag-online na tayo. Tama ba? So I hope lahat na po na nandito is makinig lang po kayo yung mga sasabihin ko. Tingnan niyo po yung kung sa tingin niyo makakatulong po yung ibibigay naming script. Gamitin niyo pag hindi naman po, okay lang po. Pero nasa inyo na po 'yon. Pero alam ko na itong script na to is makakatulong sa inyo kasi hindi na kayo mag-iisip eh. Ika-copy-paste niyo na lang po. Gawa kayo ng GC, ilagay niyo sa agent sa GC, so ika-copy-paste niyo na lang po 'yon. Para hindi po kayo mahirapan at pwede niyo pong ibigay sa mga leader niyo tapos nagsisimula. So gaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, isa nung nakaraan, mga training ko is tinuro namin paano po ang tamang prospecting. Yung paghahanap ng mga prospect. Tama po ba? So sa mga hindi pa nakapanood, nakapanood ba na upline sa YouTube? So alam ko naka-upload yun sa YouTube. So kung gusto nyo pong makita yung YouTube natin, isubscribe nyo po yung Elites, Warriors, Achievers YouTube po natin. So para makita nyo po yung mga kandun, mga training ng mga Facebook marketer natin, yung mga upline po natin na nagkakandak ng Facebook marketing. So, ano na bang position ko sa team natin? So, Elite Warriors Achievers Top 10 po ako sa grupo po natin. Yan. So, isa rin po, top leader sa grupo natin. At online mentor. Isa po ako sa online mentor. Isa po ako sa makatulong sa team para magturo about sa online. So, GE Prime na rin po. Yan. So, ngayon po ang pag-uusapan natin is master the basic script. Yan. Ito lang po yung script na kailangan nyong gawin or kung pwede nyong gamitin pag nag-i-invite po tayo. Kasi napakasimple lang po yung pagkasunod-sunod ng script na to. Tama ba? Pero bago ko po, siyempre, bago ko po yun ibagsak, siyempre may mga pag-uusapan muna tayo. Kagaya po nito, itong quote na to. Para at least by John Maxwell. Sabi niya, master the basic. Guys, ang negosyo po natin nasa basics lang. Basic. Ano ba yung basic natin? Yung 5 fingers of network marketing. Prospecting, inviting, presenting, closing tsaka follow up. Ayun po yung basic. Kung gusto natin maging successful dito, kailangan po natin laging nagbe-basic. Kaya kung papansin niyo po, lahat po ng training natin laging basic, back to basic. Laging sinasabi na apply natin back to basic tayo, back to basic. 'Di ba? Master the basic then practice them every day without fail. So, ano ibig sabihin niyan, guys? Every day without fail. Kailangan hindi ka magkakamali. Hindi ganung ibig sabihin hindi ka magkamali sa bawat ginagawa mo araw-araw. I mean, ang ibig sabihin nito guys, kailangan araw-araw ginagawa mo yung basic. Ginagawa mo yung pag-invite at pag-prospecting, invite, presenting, closing, tsaka follow-up. Dapat araw-araw mo yung ginagawa. Walang mintis. Walang mintis na hindi mo ginagawa. Dapat araw-araw ginagawa yung basic. Every day without fail. So ibig sabihin, dapat walang mintis, dapat araw-araw ginagawa mo yun. So small discipline repeated with consistency every day lead to great achievement gain slowly over time. So kahit pa unti-unti lang guys, basta araw-araw mong ginagawa yung basic na tinuturo namin dito sa negosyo natin. Kasi iyon po yung magpapasok ng income natin. Kaya wala tayo napapa-join dahil hindi natin ginagawa yung 5 fingers of network marketing, yung basic po. Tama po ba? So kailangan po araw-araw gawin po natin yan kahit paunti-unti lang po. Kasi kung kahit paunti-unti lang po yan, inulit-ulit mo araw-araw, hindi mo namamalayan yung sarili mo po, gumagaling po kayo. Tama ba?
yung paunti-unti na ginagawa ninyo, eh, araw-araw hindi kayo nagmimintis, araw-araw nyo ginagawa yung basic, sigurado po ako na magiging disiplina yan at magiging pag consistency na ginagawa mo, sigurado po ako guys, kagaya ng mga appliance natin, mga mentors na nandito ngayon, magiging mamamaster mo din kung paano yung tinatawag na five fingers of network marketing. Paano mo ilatag yung basic? Kasi kailangan po lahat yun, nagagawa po natin yung basic. Tama po ba? So may natutunan po ba? Patype naman ng number 3 kung may natutunan kayo. Yan, game na daw, sabi ni partner Vicky Legge. Reading lahat, admire team. Yan, reading ready. Yan, so number 3. So ang dami nagda number 3. So I hope makinig po kayo. Focus po tayo dito sa ini-explain po namin dahil hindi to basta-basta. Tama po. Yung oras namin, alam ko importante yung oras mo, importante rin yung oras namin para sa inyo po ito, para po sa team po natin, para may magamit po ang bawat isa sa atin. Tama po ba? So focus po tayo dito. Kung mayroon kang ginagawa dyan, isit aside mo muna. Focus po tayo dito kasi pag pinag-uusapan po natin is magagamit mo sa negosyo mo para sa pagyaman mo. Tama po ba? So, pangalawang quote, so in recruiting there are no good or bad experience, just learning experience. Ibig sabihin po guys, sa pagre-recruit po wala pong tama or mali. Kailangan lang natin 'tong gawin para matuto po tayo. Ma-experience po natin. Sa experience natin na 'yon, doon po tayo matututo. Ngayon kung tatanungin upline paano ba mag-recruit? Paano ba mag-invite? Guys, lagi namin sinasabi sa inyo, mag-invite ka. Mag-recruit ka. Kasi guys, wala pong tamang recruit. Walang bad or good na pagre-recruit. Kailangan mo lang talaga mag-recruit para matutunan mo along the way yung kung paano mag-invite, paano mag-recruit. Kasi kailangan talaga ma-experience mo yun. Kung magkakamali ka man, okay lang yun. Kasi sa pagkakamali po natin guys, normal lang po yung magkamali tayo. Pero sa pagkakamali natin na yan, dyan po tayo natututo. Dyan po tayo nag-a-adjust. Kaya kailangan dito guys, kailangan mo talaga mag-recruit. Kailangan mo talaga mag-invite. Huwag ka matakot magkamali kasi normal lang po magkamali. Tama po? Doon po tayo matututo. Kaya yung pagre-recruit guys, just learning experience po yan. So kung natatakot kang ma-reject guys, ma-reject po talaga tayo dito. Kailangan po talaga natin ma-reject. Tama po? Kasi mas maganda kung naranasan mo yun. Para pag naranasan mo yun, mas masarap mag-motivate sa mga leader mo pag ikaw mismo natututunan mo. Kasi ang rejection po guys, nadanas po lahat ng mga successful dito. Kahit sa ang larangan, kahit sa ang industry, na kaya sila naging successful kasi na-reject po sila. So kailangan mo rin ma-reject sa pagre-recruit, huwag kayong matakot. Kailangan good or bad man yan, learning experience lang po yan. So dyan po tayo matututo. So kailangan po natin talagang mag-recruit. Kasi yan po guys, ang kailangan natin dito sa negosyo natin. Bukod sa pagbebenta, ang pagbebenta kasi yun yung panggalaw natin araw-araw eh. Pero kung gusto mo talagang kumita ng malaki, kailangan talaga mag-recruit, mag-invite, mag-recruit, mag-invite para may mapresentahan tayo. Para may ma-closing at meron tayong ma-follow up at may ma-join. Kasi doon po nanggagaling lahat eh. Tama po ba? So okay, bago ako mag-next slide, pa-type na lang number 4 kung nakikinig talaga kayo dito. O kung may natututunan ba kayo sa mga pinagsasabi po ko po? Ayan. Yun, number 4. Ang dami, oh. Grabe. Ang grabe mag-number 4 si partner Jeffrey. Di ba? So, guys, grabe. Maraming salamat sa inyong pag-response kasi nakikita ko talaga na sobrang active yung ating participant, mga guests natin. Di ba? Di ba? Ang dami. So, ang sarap po maglatag pag ganyan. So, ngayon po, next slide tayo. So, how to invite or recruit. Kasi nga, kagaya ko sinabi, second finger. Ibig sabihin, meron tayong five fingers of network marketing. Yung prospecting, yung second, yung inviting. So, nasa inviting na tayo. Noong nakaraan po, guys, tinuro ko paano mag-prospecting. Tama po ba? Tinuro po namin yon. So, ngayon po, inviting. Paano kayo mag-i-invite? So, how to invite recruit. So, sa pag-i-invite, guys, be creative sa pag-i-invite. Kailangan marunong ko mag-create. Di ba? So, kailangan creative po tayo. Kailangan meron, paano ba? So, kailangan, sa panahon po kasi natin ngayon, kailangan sa Facebook, ang ginagawa natin, hindi na kasi nababaloy sa pera, sakyan, di ba? Sa Facebook po, kailangan marunong kang gumawa ng curiosity.
Ibig sabihin, dapat creative ka sa pagpo-post mo. Kailangan yung pinopost mo, yung tao makakabasa noon or makita sa post mo, kailangan makikurious siya. Grabe, ano kayang ginagawa ng tao na to? But grabe, ang ganda ng post itong tao na to. Naku-curious. Ibig sabihin, naku-curious sila. Kailangan marunong po tayong mag-create. Creative po tayo sa mga pinupost pa natin para ma-invite po natin sila. Tama ba? So, pag nakapag-create ka, na-prospect mo yan, that's the time na pwede ka na mag-invite. Tama po ba? So, ngayon po, pag-usapan natin yung tinatawag na use form technique. So, use this para malaman mo yung problema ang gusto. Malaman mo yung problema and ang gusto, and gusto ng tao para sa mas maging madali ang mamaypasok ang business. So, ito guys, yung pag-build ng rapport, yung form. Family, occupation, recreation, message. So, dito guys, dito mo malalaman. So, agad yung sinabi ko sa inyo guys, kailangan creative po tayo. Alam po natin kung ano yung ipapasok natin. Kagaya po sinabi ko sa inyo kanina, explain ka na explain ng marketing plan, yung taong kausap mo pala, product pa lang kailangan. So, mali po yun. So, gamitin po natin yung tinatawag na form technique. So, family. So, paano ba yung family? Like, for example po, family. So, pag-usapan natin yung family mo. Kanyari, nakakwentuhan mo na. So, nakapag-build ka na ng rapport or nakapag-build ka na ng trust doon sa tao. So, kailangan natin mag-build ng trust eh. Tama? So, kailangan natin mag-build tayo ng trust para malalaman mo na yung trust ng tao kapag pag nagtanong ka about sa family niya, nag-open na siya, di ba? Kusa nag-open na siya, ibig sabihin, yung trust niya sa'yo, open na yon. So, dyan yun yung time na pwede ka na magtanong. So, kamusta yung family mo? Di ba? Normally, kunyari, OFW kausap mo, kamusta yung family mo dito sa Pinas? Ito, ganito, yung father ko, mayroong high blood. Di ba? So, alam mo na, di ba? Pag high blood, ding, product. Di ba? So, product yung kailangan. Oh, 'di ba? So, alam mo kung paano, alam mo kung ano yung ipe-present mo. So, kung product yung kailangan niya, dapat stick ka lang sa product. Huwag kang mag-marketing kung product ang kailangan ng kausap mo. 'Di ba? Pero ngayon kung occupation naman o kamusta naman po yung kamusta naman yung trabaho mo diyan sa abroad. Ganito. Laging kulang, kapos. Oh, so alam mo na kung ano yung ibabagsak mo, hindi product, kundi marketing plan yung kitaan. So, ganun po yun, recreation. So, ano yung pinagkakabalan niya? O ito kunyari ito tong taong to mahilig sa mga pamamasyal, di ba? Mahilig mag-travel, di ba? So pwede mong i-open sa kanila, grabe dito sa company po namin may mga pre-training, di ba? So gamit po yung tinatawag na form technique, jump po natin mapapalabas kung ano yung push button ng ating kausap, tama ba? So pag nalaman mo kung ano yung kailangan ng kausap mo, that's the time na mag-message ka. Pwede mo na ipasok. Doon mo siya kausapin. Tama po ba? So may naiintindihan po ba about sa form? Yan. So type naman ang number 5 kung may naiintindihan po. So ganun po tayo. Ganun po yung pag-build ng rapport. Kailangan po talaga malaman natin. Tama po? Unang-una, mag-gain tayo ng trust. Kasi kailangan natin maging yung trust nila. Kasi hindi yan mag-open sa'yo. Mamaya, tanong ka ng tanong about sa family nila. Okay. Alam mo sa totoo lang po guys, naranasan ko po ito dati sa dati nung nag-offline po ako. Kunting kwento lang kasi ang wag mong biglain na magtanong ng tanong kasi para ka ng NBA kung tanong ka ng tanong eh. Meron dati doon sa bandang Cubao, Farmers Mall na nag-stranger approach ako dati. Meron akong nausap dati na tanong na hindi ako nag-build ng trust. 'Di ba? Bigla akong nagtanong about sa family, 'di ba? So parang natatakot siya. So ibig sabihin parang tingin niya kidnapper ako, 'di ba? So mali po yung diskarte ko. So kailangan po mag-build muna tayo ng trust, magpakilala ka, makipagkaibigan ka muna, 'di ba? Pag nakipagkaibigan ka diyan, pag nakita mo na nagkikwento na yung ano yung mga problema niya, that's the time na pwede na po tayong mag-form, 'di ba? So kailangan dito, wait lang na yan. So kailangan dito guys, mag-build po tayo ng trust. Tapos mag-build tayo ng rapport. So that's the time na pag nakapag-build tayo ng rapport, nakuha mo yung trust niya, that's the time na gamitin natin yung form. Yung form po kasi diyan mo malalaman kung paano diyan mo malalaman kung ano yung kailangan ng prospect po natin. Tama po ba? So marami nag-type ng 5, nakita ko sobrang dami.
So si Anabella Austero, mukhang nalitpatak. Nakanina pa yung number 4 eh. Yan. So, next slide tayo. So, ito. Yan. Ito po yung dapat natin. Do's and don't. Yan. Do's, gamitin and i-master yung ang script. So, guys, ito lang po yung gagamitin natin. Gamitin lang po natin. I-master at gagamitin natin at i-master yung script na ituturo po namin dito. Don't, huwag sabihin na networking, benta-benta, invite, recruit-recruit. Bakit? Huwag natin ibibenta, huwag natin sabihin to. Kasi pag sinabi mo, lalo pag bago ka, alam mo naman ang mga tao ngayon, di ba? Pag sinabing networking, di ba? Kahit ikaw din naman, nung hindi mo pa naintindihan ang network marketing, di ba? Sarado agad yung utak mo. So, ganun po yung mga nang mangyayari sa mga tao na kausap mo pag ito sinabi mo. Tama po ba? So, sa dos po, kailangan gamitin mo rin yung katawag na pagtulong. Kailangan po lagi naririnig sa inyo na tutulungan sila. Tutulungan mo siya. Di ba? Kasi iba pa rin pag narinig ng tao na tutulungan mo siya. Di ba? So isama po yun sa dos. Sa don't naman, basta sabi ko sa inyo, huwag nyo gagamitin yung networking. Huwag na huwag kayong magbabanggit na networking. Benta-benta, invite, recruit-recruit. Kasi ang tao, takot na takot na dyan. Kumbaga alam na nila yan. So huwag ko kayong lalo pa sa mga bago. Lalo kung ikaw hindi mo pa kayang depensahan, hindi mo pa alam pa paano i-depensahan pag sinabing networking, alam ko na yan, di ba? Pag hindi mo pa alam, wag na mag munang babanggitin. So gamitin mo lang yung script na ituturo ko. Okay ba? So alam ko, susunod ito script na. So okay lang ba? Patype naman ng ready na ako. Kung ready ka nang makita yung script. Lalo sa mga bago, kasi alam ko maraming bago dito na bagong pasok sa tempo natin. So alam ko, nangangapa ka din. So, ang kagandahan po guys dito sa negosyo po natin, meron kaming ipipakita sa inyo na makakatulong sa inyo na yung script na yon is na ma-invite nyo sila papunta sa upline ninyo. Kasi dito guys, ito para po talaga sa mga bago, lalong-lalo po sa mga hindi pa po marunong mag-present. Tao, sa mga hindi marunong mag-present. So, saan natin dahil? Sino magpipresent? Si upline mo. Kasi ituturo ko din sa inyo paano kayo gagawa, paano nyo mapapapunta kay upline. At tuturuan ko din kayo mamaya ano dapat natin gawin para yung prospect mo is makinig kay upline mo. Kasi hindi nila kilala sa upline. Tama po ba? Yun. So, ready na lahat. So, nakaka-excite kasi nakikita ko ang daming nagtatype ng I am ready. Yun, di ba? So, next natin. So, ito po yung script. Yan. Master the script. So, ito. Literal lang na kayo pagkwentuhan ka. O, kung kakilala mo, ito. Maganda to sa mga kakilala mo na guys. Mga kakilala mo. Tawag doon, warm market. Pag sinabing warm market guys, kakilala, kaibigan, ka-Facebook, lahat na warm market yan. Pag cold market naman guys, ito yung hindi mo kakilala. Hindi mo pa kakilala, yan yung mga cold market. Ito yung warm market, pero pwede mo lang ito gamitin sa cold market kapag nakuha mo na yung trust. Nakuha mo na kaibigan mo na. So ito, maganda ito sa mga warm market mo, mga kakilala, kaibigan mo. So normally ang tanong mo ano work mo niya, ano work mo po niyan. So unang itatanong mo ano po work mo niyan. So pag nakapagkwento ka nakuha mo na yung nakapagbenta. So tanong ka lang ng kanya o kung kaibigan mo to, dito na magsisimula. Yan. So ang gawin mo ano na work mo niyan. So sasagot niya ni. O kung OFW. So ang gaganon mo, ang susunod basta kung ano yung ang tanong mo, ano work mo po niyan? So sasagot niyan. 'Di ba? Kung nakuha na build mo na trust, sasagot niya naman ng ano no work niya. So pag sinabi niya OFW siya, sabi mo gaano ka na po katagal nagwo-work niyan? So magkikwento 'yan, oh. 2 taon na, 'di ba? 6 months, 1 year, 3 years, 5 years, 'di ba? So, sasagot mo naman doon, wow, matagal ka na palang nagwo-work, siguro laki na din ng ipon niyo. 'Yan. So normally ang sagot diyan, wala nga eh. Di ba? O kaya kung medyo ma-pride, di ba? Sakto lang, di ba? Secret, di ba? So ganun, di ba? Diba? May mga kakilala tayo pag nagtanong tayo ng magkano yung sahod niya, di ba? Hindi nila sasabihin. Pero actually maliit talaga yung sahod. Kasi nila sabihin kasi maliit talaga yung sahod. So wow, ganun gagawin. Wow, matagal ka na palang nag-work siguro, laki na ng ipon mo. So sabihin niya yan, minsan sabihin niya kulang nga eh. Diba? So, maraming nag-haw na laging sabi niya kulang, kinukulang, 'di ba? So,
normally yung po yung sasabihin nila. So, ito nga kulang, kulang pa yung pinapadala, ang natitira lang. Pag OFW kausap, natitira lang. Resibo, di ba? So, ang isasagot mo naman nito, alam niyo po, naiintindihan ko po kayo. Kasi usually talaga, na mga kakilala ko na OFW, di din nakakaipon kasi yung kinikita nila, isapat lang talaga sa ipapadala nila sa pamilya nila. At minsan kapuspa po, tama po ba? So, sagot niyan, yes. Oo. Oo nga, tama ka. Diba? So, yung normal yung sagot niya kasi ito po talaga yung, yan po talaga yung nangyayari dyan. So, ganyan lang po yung tamang pagkasunod-sunod niyan. Diba? Kung kakausap mo naman, empleyado sa Pilipinas, ito po yung sagot mo naman. Diba? Kulang ngayon kinikita eh. Diba? Sakto nga lang. Diba? O kapos lagi. Diba? So, alam ninyo po, naiintindihan ko po kayo. Kasi usually po talaga nakakilala ko po na mga empleyado, di din nakakaipon kasi yung kinikita nila, isapat lang sa pang-araw-araw na pamamuhay nila. At minsan kapos pa, tama po ba? So, kung titingnan nyo guys, itong script na tinuturo ko sa inyo is para sa OFW, para sa empleyado. Ibig sabihin, para kung kausap mo OFW, gamitin mo po itong script na orange. Pag empleyado sa Pilipinas, gamitin mo po dilaw na script. So, yun lang po. So, kunyari, ang kausap mo, empleyado, so ano po work mo dyan? O sabi niya, security guard po. Gaano ka nakatagal sa pag-work mo? Yan. So, 2 years. Sabi ko, 2 years. Kunyari, ako kakausap, 2 years. O, wow, matagal ka na palang nag-work. Siguro, malaki na ipon mo dyan. Ipon mo. Ipon nyo. Wala nga, kinukulang. So, kung gano'n ang kausap mo, empleyado, so ito sasagot mo yung dilaw. Tama? Kung OFW man yung orange po. So, naintindihan po ba? Nakakasunod po ba? Patype naman ng yes kung nakakasunod. So, screen nyo na po to guys. Screen nyo na po para at least meron na kayong susundan. Yan. Yun. So, ganun po ha. Kung empleyado kausap nyo, itong dilaw. Kung OFW, itong orange. Ipapasa nyo. Pero parehas ang pagkasunod nito. Yan. So, next slide tayo. So, kung na-screenshot nyo na. So, huwag kayo mag-alala kasi ipi-play po natin to sa YouTube. Pwede nyo ulit-ulitin guys. Pero mas maganda, may screenshot nyo na rin para mag-type na lang kayo. Yan. So, 'di ba? Sinabi ng abroad, 'di ba? So, sabi niya, alam niyo po, maintindihan ko po kayo. Kasi usually na talaga na nakakilala ng mga kakilala ko na OFW, di din nakaipon kasi yung kinikita nila, isapat lang talaga sa ipinapadala nila sa pamilya nila at minsan kapos pa, tama po ba? Tama ka, 'di ba? Pag sinabi niya, yes, tama po, 'di ba? Tapos, 'yan. E, dito na 'yon. So, dito na lalabas yung tinatawag na i-invite mo na siya kasi to inviting na to eh, para i-invite mo siya dito. So pag siya, yes tama po, pero may iba po ako kabayan. Curious lang ako if ever ba na madagdagan yung kinikita mo abroad, tingin mo ba malaking tulong 'yon sa iyo at sa family mo? So ano sasagot niyan, 'di ba? O pag sinabing alam ko na 'yan, alam ko na 'yan, 'di ba? Alam mo na rin mangyayari sa kanya. So malamang yung mga tao na napresentan na, 'di ba? Pero numbers game tayo dito eh. 'Di ba? Pero kung hindi pa, so paano ba 'yan, 'di ba? So kung empleyado naman 'yung kausap mo dito sa Pilipinas, sabi niya, "Oo nga, kulang talaga, 'di ba? Tama po kayo, 'di ba?" So pero ang sabi mo naman pag trabaho empleyado, pero may iba lang ako kabayan. Curious lang ako if ever ba na madagdagan 'yung kinikita mo ng 10K to 20K per month nang hindi naapektuhan 'yung trabaho mo. Tingin mo ba malaking tulong 'yun sa iyo at sa pamilya mo? Siyempre, yes ang sagot niyan. Normalis ang pong sagot niyan. Ngayon, ang gagawin mo, pag sinabi niyang yes, yan, may nalaman kasi ako na way na paraan para kumita ng mas malaki, okay lang na i-share ko sa'yo. Kung positive yung kausap mo guys, mag-yes yan. Mag-yes at mag-yes yan. Ngayon, paano gagawin mo? Kung marunong ka mag-present, ikaw na mag-present. I-present mo na sa kanya ng negosyo. Automatic na yon. Ikaw na mag-present. Tama ba? Sa mga leader na marunong mag-present, yun na po yung gawin mo. Di ba? So, itong sinuturo namin sa inyo, guys, is manual recruiting. Manual recruiting po ito. Mag-manual po tayo dito. Sa mga wala pong pang-ads, di ba? Ano yung ads? So, secret mo na yun. So, may nalaman kasi. So, kung ito sinabi mo, at kung ikaw naman po ay bago, leader na hindi pa marunong pumama, di ka pa marunong mag-present, hindi mo pa alam paano gawin yung negosyo. Ito po yung masterin po natin, guys. 'Di ba? Pag sinabi niya, may nalaman kasi ako na so yes, mag-yes siya. So, ito sabi mo, sige po.
ipapakilala ko po kayo, papakilala po kayo sa iyo yung taong nagme-mentor sa akin. And tumutulong sa akin, imagine mo. Yan. Guys, take note ha, build up mo yung mentor mo or yung taong kausap mo. Taong kakausap sa prospect mo. Ibig sabihin yung mentor mo. Ito na yung guys, yung kailangan masterin pag bago ka po. Kailangan niyo pong masterin to. Yan. So, like for example, example ko po, applied ko sa Plaid Carmela. So, sabihin ko, imagine mo, dati lang siyang manager ng Villarica Pound Shop. Pero dahil sa business nakabili siya ng sarili niyang kotse, naging milyonaryo at kumita ng malaki, kaya siya po yung karapat dapat na magpaliwanag sa iyo ng negosyo. Pakilala po kita sa kanya. So kung titingnan niyo guys, binild up ko po yung upline ko. Binild up ko sa upline mo, like, kasi ko guys, kung hindi mo pa i-build up yung upline mo, basta pinakilala mo, ito yung mentor ko. Hindi mo siya binild up. Yan ang pakialam nung prospect mo kung sino siya, 'di ba? So kailangan talaga marunong po tayo mag-build up sa mga bago o kaya sa mga hindi, sa mga leader na nahihirapang magpa-join, 'di ba? Marami ka naman kinakausap pero bakit po lang nag-join? Kasi hindi po natin nagagamit yung tinatawag na AB rule. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag po ako. Gusto ko pong maintindihan ninyo guys, lalo na po sa mga bago o sa mga leader po guys na wala pang napapa-join, pero marami na kausap. Tama? Wala kang napapa-join, wala kang nakakausap pero napapa-join. Hindi mo kasi ginagamit yung tinatawag na ABC rule. Marunong kang mag-present, 'di ba? Marami ka napipresentahan, pero bakit hindi mo napapa-join? Kasi minsan may kulang yung tinatawag na ABC rule. Ito po 'yon. Kailangan natin siyang i-build up yung upline natin. So mamaya ipapakita ko mamaya paano natin gagawin 'yon. Kunyari may kausap ka na, 'di ba? So pag ganyan ang ginawa, ang sinabi mo sa kanya, siyempre sabi niya, "Oo. Sige," 'di ba? So, numbers game, maraming hindi, maraming oo. Pero tuloy-tuloy ka lang. Doon talaga, numbers game. So, ang trabaho mo bilang bago is mag-invite, mag-repair, hindi mag-present ng negosyo. So, naintindihan niyo po ba guys? Ang dali lang po ng trabaho natin. Sa mga bago po, kaya kayo nahirapan kasi sinusolo niyo po yung negosyo. Tama po ba? Ang trabaho mo bilang bago is mag-invite, mag-repair, and mag-present. Tama po? So, may naintindihan po ba? Pa-type naman ng ano na ba? Yung number kanina. Ayan. Number 6. Sige, pa-type ng number 6 kung may naintindihan po dun sa script na sinabi ko. Ayan, kung gusto nyo pong mas maintindihan mamaya, kung hindi nyo medyo hindi nyo na pakinggan mabuti, balikan nyo lang po yung natin, video po natin. Bumalik. Ayan. Yun lang po yung kailangan natin gawin guys ha. Ang trabaho po natin, mag-invite and mag-repair, hindi mag-present. Sa mga bago, sa mga leader na marunong mag-present ka na, ang gawin mo na lang, i-baser mo na lang kay upline. Taba? So, type of presentation. So, meron tayong tinatawag na one-on-one presentation. Home party. So, yung home party guys, open na po tayo ngayon kasi nag-offline na tayo. Online presentation, big echo or group chat echo. CCL event. So kailangan dito guys, bukod sa napresentahan muna or na one-on-one mo dito, kailangan napapabalik-balik natin sila dito para mas maintindihan nila yung negosyo. Kung po pwede, mapupunta natin sa main office kasi iba pa rin kasi pag nakita nila yung ganda ng office natin, ganda ng mga, makita nila yung mga mentor natin na malulupit, di ba, makausap ng mga upline natin. Di ba? Kaya kailangan mapapunta natin yung mga leaders natin, mga nakausap natin, lalo kung alam mo malapit lang sa office, di ba? So mas maganda mapunta natin sa office para mas makausap ng mga upline. So ito po yung mga part ng mga presentation natin. So yung online presentation, so meron tayong tinatawag na video presentation, di ba? Yung mayon ginagawa natin, di ba, yung share screen sa Messenger, di ba? So yun po yung ginagawa natin. Ayan. So next, so ABC rule. Ito po yung tinatawag na ABC rule, guys. Ito po yung pinaka ang tawag dito is yung makasaysayan na skills. Ito po yung makasaysayan na skills na ginagamit pa noon nung mga una pang mga networker guys. Ito po talaga yung pinakamalupit, pinakamakasaysayan, di ba? Ito yung pinakakailangan mong gawin kapag bago po tayo. Yung tinatawag na ABC rule. So ano ba yung ABC rule? A, advisor, yan po yung upline po natin. Pwede yung company natin, yung product natin, yung mga awards. Pwede yun. Pagpunta ka sa opisina, di ba?
So ito yung office namin, tuturo-turo, ito yung office namin, ito yung produkto namin, ito yung award, ito yung mga award ng company. So pan din po yun. Advisor din, parang nag-iiga na rin, pinapakilala yung company. So yung mga uplines po natin, yung mga mentors po natin, yun po yung mga advisor. Yung B naman, yung bridge, ikaw po yun. So yung C, yung clients, yung prospect po natin. Guys, ito po lalaliman ko lang. Itong client po natin, guys, nasa sayo to. Nasa sayo papaano mo gaano katibay. Gaano mo siya gaano katibay bilang bridge. Kaya sinabing bridge eh. Ano bang klaseng bridge ka? Kahoy ba? O, di ba? Yung kahoy, di ba? Nababali pa yon? O simento? Pag sinabing kahoy lang, hindi mo na-build up ng maayos sa upline. Kaya kailangan kilalanin mo sa upline. So, kailangan, ang kailangan dito matibay yung pag-bridge mo. So, kailangan paano? Ito, kagaya sabi ko sa inyo, ang upline ko, dating manager, di ba? Jer lang, walang money. Pero dahil sa negosyong to, di ba? Sabi mo lahat ng mga na-achieve na upline mo. Para ito makinig. Yung kluyente mo makinig. Kasi pag sinabi mo, client, ito yung mentor ko. O hindi mo build up. Hindi, para, di ba? Hindi yun makikinig dun sa upline mo. Pero kung kwento mo, ito, dati siyang, kanyara sa akin, dati akong gwardiya, kwento mo ngayon, kumikita ng malaki, nakichikin ng malaki, di ba? Magkwento ka ng mga gandang nangyari sa mentor mo, makikinig po to, guys. Dito po yung makasaysaya. ABC rules. So next tayo. So may natutunan ba about sa ABC rule? Patype naman ang number 7. Kailangan alam mo gamitin yung ABC rule, guys. Lagi po tinuturo ng mga upline po natin. Kaya nga, pansinin niyo po, guys. Pag pumupunta tayo ng opisina, di ba, andyan yung mga top 20 natin. Top 20 ng team natin. Ano ginagawa na upline, 'di ba? Yung mga invite na mga upline, ang mga invite natin. 'Di ba pinapakausap natin sa mga top 20 natin. ABC rule po ang tawag doon. Kasi kailangan makarelate. So mas maganda kung kunyari yung prospect mo, manager. So sino ba yung manager dito? 'Di ba si Applied Carmela manager, si partner Ronaldin Marilao manager 'yan. 'Di ba? O kung negosyante naman yung kausap mo, sino ba yung negosyante dito? Kung andyan si partner Ryan Bolinas, ilapit mo kay partner Ryan kasi makaka-relate siya doon. Yun yung isang technique, ha? O kung wala siya makaka-relate, o kung empleyado, o pwede kahit sino mga empleyado na dyan. Diba? So kailangan nakaka-relate po sila. Yun po yung mas maganda pag nakaka-relate. Pero pag wala yung kunyari, negosyante yung kausap mo, wala si Ryan, okay lang naman yung mga upline na rin. Kasi importante kasi may ABC role natin sila. So I hope na matutunan niyo po ito kasi ito po yung pinakamalupit na skills na kailangan matutunan lalong-lalo kung bago po tayo. Yan. So next tayo. So ito naman yung format na gagawin natin, guys. Format name ng advisor, background, achievements at sabihin mo nakinig mabuti. So ito yung format kung paano mo i-build up yung upline mo. So pangalan ng advisor, background niya at achievement. Tapos sabihin mo sa dulo na makinig ng mabuti. So, sample ito, sinasample ko sa upline. So, yung mentor ko pala, ipapakilala ko sa iyo. Actually, dati siyang manager ng Villa Rica Pawn Shop, taga-probinsya ng Bulacan. Pero dahil sa easy business, nakabili ng kanyang first car, naging part ng Millionaires Club, Icon, top 2, di ba top 2 na to? Kasi top 7, medyo luma to. Ng grupo. At sobrang laki ng team niya sa iba't ibang bansa. I'm sure matutulungan ka niya kagaya ng pagtulong niya sa akin. Makinig kang mabuti sa kanya, ha? Kasi pag sinabi mo kasi makinig siya mabuti sa kanya, makikinig yun eh. So kailangan ipaalala mo sa kanya na kailangan niya makinig. Di ba? Binilit na po ng maayos. So guys, I hope naintindihan niyo po. Ito po yung tama, sample, na pwedeng guide na gawin ninyo para pag binibuild up natin yung upline natin. Tama po ba? Yan, so... yung lalamunan ko, nanunuyo. Parang, galit ba ako? Hindi po ako galit, ha? Guys, ganito lang po talaga boses ko. Inom muna ako, guys, ha? Yan. So, may natutunan po ba dun sa sample ng ko natin? May nagkaka-idea po ba kayo? Patype po na number 8 kung nagkaka-idea po kayo about sa tamang pag-build up. Pamang mag-build pag-build up sa upline po natin yung ABC rule. Yan. So dito pa lang sa ABC rule, guys, marami na
Makakapagpapihin talaga kayo guys. Kahit hindi kayo marunong mag-present, makakapagpapihin po kayo kung magaling kayo sa ABC rule. Yan po yung mga technique ng mga appliance po natin. Yan. So next po natin. Yan. So after mo i-build up yung upline mo, so ito na guys ha. Kanina di ba kausap natin yung script? Script na papapuntay natin sa upline natin. So ang gagawin natin guys, kung hindi ka marunong gumawa ng mag-present, ang gagawin mo guys, gagawa ka ng GC. Ito, after mo i-build up yung mentor mo or upline mo, here, ito yung gagawin mo. Gagawa ka ng group chat, yung GC, ikaw, upline, mentor mo at yung prospect, tatlo kayo. Ikaw ang una mag-message sa group chat ng gagawin mo. So ito yung i-chat mo guys. Script, gagawa ka ng GC. So dito minsan, sample kaya tayo mami ng GC. Okay lang ba mag-sample tayo ng GC? Yan. So, guys, mag-share screen na ako pa paano. Yan. Ikaw mo itong isa? Yes, okay. Wait lang ha. Yan. Okay lang ba mag-sample ako ng paggawa ng GC para matuto kayo? Sige, patype nga lang na yun kung okay lang sa inyo. Baka mamaya nainip na kayo. De, joke lang. Yan. Magsasample po ako papaano yung paggawa ng GC. Yan. So, ano ba pangalan nito? Saglit lang ha. Yun, dami nagnanayin, no? So, active na active yung mga ako na. Active na active yung mga leaders lah. Grabe. Nakaka-excite po magturo pag ganito po. Nakikita ko na excited kayo. Yan, nasaan na yung pangalan ko dito? Post na ba ako? Yari sa PowerPoint. Ayan naman ito, stop mo. Yan. May co-host. Yan guys, step ko lang to guys ha. So, ang gagawin natin, papaano gumawa ng GC. Yung GC, kunyari, gagawin ko guys, ang prospect ko, si partner Jeffrey. Taba? Ang prospect ko, si partner Jeffrey. Tapos, ang upline ko, si upline Carmela. Yan. So, gagawin natin. Mag-share screen ako. At ayaw. Ay, hindi pa host to, mami. Nakulubat na. Hindi pa host to isa amin. Charge na. Ay, wait lang, guys. Yan. Wait lang. What's up, Tumay? Wait lang. Saglit lang, guys, ha? Hindi pa pala nakukuhos tong isa, eh. Pakuhos. Ayan. So, tuturuan ko kayo paano magawa ng GC, ha? Bayad? Tagal? Yan, okay na. Screen. Yan. So, nakikita nyo ba? Yan, nakikita nyo yung mag-ina ko, yung maganda at maganda. Yan. So, ito yung messenger natin, di ba? So, kung titignan natin, guys, mayroong parang lapis na bandang kanan sa taas. Pindutin nyo ito. Yan, sa taas, yung parang lapis. Pag pindut nyo sa taas, lalabas dyan. Yan. So, create group chat. Mag-create ka ng group chat. So, pwede mong pangalanan. Para hindi ka maligaw. Kunyari, business. Yan. Para tapos may manakausap ka. Yan, mag-add ka muna. Yan, wait lang, mag-add na muna. Mag-add muna pala ako. So, ang gagawin natin, i-add natin sa upline Carmela. So, ang gagawin mo, mag-add ka. Ang upline ko sa upline Carmela. So, kunyari, ang prospect ko si Jeffrey. Yan. So, ganyan lang. Tapos, create mo yung pangalan. Yan. Business.
Yan. So, ibig sabihin, nakapag-create ka na ng group GC. Tatlo kayo dyan. Prospect mo, si upline mo, tsaka ikaw. Tapos, yun na, yung script na pinakita ko sa inyo kanina. Ikaw una mag-chat nun. So, yun lang. Ganun po yung tamang paggawa ng GC. Tama po? Yan. So, balik na tayo para mabilis. Yan. Magpakita ko may example mamaya. May example yan. Yan. Balik tayo. Yan. Naintindihan po ba paano paggawa ng GC? Yan. So, ganun po yung gagawin natin. Kailangan, ganito po yung gagawin. Yan. Ito yung gagawin mo. Kung ikaw una mag-chat, di ba? Hello, friend. Pakilala ko sa'yo yung mentor ko. Meron ko na sinasabi ko sa'yo kanina. Siya si mentor, Carmela Aguirre. Di ba? Carmela Aguirre sabihin ko. Ako una mag-chat. Tapos, pangalawang chat mo, pagkasunod to guys ha. Hello, mentor, Carmela Aguirre. Ako yung nagsasalita ko, mare. Pakilala ko po sa'yo yung friend ko. Si Jeffrey Padua, interesado po siya na malaman ang negosyo. So, yan po yung gagawin mo. So, dyan, magsasalita na sa upline. Alam na gagawin na upline dyan eh. Alam na gagawin na upline dyan. Kakausapin niya yung prospect mo, kukunin niya yung loob. So, hanggang sa presentahan na niya. Tama ba? So, yun po yung mangyayari. Ngayon, kung marunong, ikaw naman yung leader na marunong mag-present, di ba? Kung ikaw naman yung marunong mag-present, presentahan mo, tapos, kausapin mo sa apply, may papakausap ako, mamaya, pipresentahan ko na. So, ang gagawin na apply, mag-closing na lang, di ba? O, kung marunong ako mag-closing, closing mo na rin. Pero pag hindi, pag-closing mo kay apply. So, pwede mo rin itong gawin. O, sabihin mo lang, apply, napresentahan ko na ito. Interesado po sa negosyo, pag-closing na lang. Gawin ang gagawin mo. So, ito yung script na gagawin mo. Kung hindi ka marunong mag-present, guys, ito gagawin mo. Balance apply mo dyan. Balance apply mo, present. Alam na gagawin apply mo dyan. Marunong po yung mga top 20 natin. Ano gagawin nila? Ito yung group chat, ha? Messenger. Pero kung pwede mong tawagan, tawagan muna. Di ba? Mas maganda yun. Tawagan, tapos andyan si upline. Tawagan, tapos upline. So, pakilala mo rin siya. Hello friend. Pakilala ko sa yung mentor ko. Ito sinasabi ko kanina, si mentor Carmela Aguirre. So, video call na kayo nun, ha? Nakikita mo yung tatlo kayo doon magkakausap. Sabi mo, ikaw ulit, pangalan mo ulit. Hello mentor, Carmela, pakilala ko sa yung friend ko na invite ko na, interesado pong malaman ang negosyo. O kaya, upline, ito yung na-invite ko, presentahan ko na po ito. O alam na gagawin na upline mo, alam niya na presentahan mo. So kailangan alam mo kung paano gamitin to guys ha. So ganun po yung gagawin natin guys. Naintindihan po ba? So I hope naintindihan po natin yung ibig kong sabihin. So, ikaw po itong dalawang script na to na sa baba, ikaw po itong mag-chat. Oh. Dalawa po gagawin natin, pwede nga gawa ng GC or video call. Para sa akin po guys, mas powerful po kung video call. Kasi nakikita nila mismo yung mukha mo. Mas maganda yon. At nakikita mo yung kausap mo kung nakikinig ba o hindi. Ito naman, group chat na to, yung chat naman na to, yung mga pag walang load o kaya busy sa trabaho, di ba? At hindi pwedeng tawagan. So ganun po, dalawang option po 'yan ha. Yan. So ito yung sample, ito yung sample na ginagawa namin ni Partner Jeff, yan. 'Di ba nakita niyo? Ganyan na po yung gagawin mo. Ito si Partner, ito si yung unang slide na to na pa-join namin 'to eh. Actually agad-agad 'yan na pa-join namin 'yan. Napresenta na Jeffrey, kinosing ko agad tapos nagpadala agad ng gabi pa 'yan, nagpadala ng GCash ng kalahati. Pagdating ng kinaumagahan, nagpadala ng Cebuana. Ito yung dami na po dito. Pero ito yung sample na gagawin natin guys ha. So I hope na nakikita nyo to. Ngayon ito lang po gagawin ninyo. Yan. So malapit na tayo matapos. Yan. So remember ulit guys. Remember po natin. Ang importante na ma-build up mo ng maayos ang upline mentor mo sa prospect mo. Mas madali makuha ng upline mo ang tiwala ng prospect mo pag na-build up mo ng maayos. So kagaya na po ng sinabi ko sa inyo guys, mas madali na makuha ng loob nung kausap mo ng prospect mo kung ikaw magaling ka, malupit kang mag-build up kay upline. Ang gagawin mo lang guys, magkwento. Ikikwento mo lang yung achievement ng upline mo. Ikikwento mo yung background niya, 'di ba? Ano pangalan niya, background niya dati, taga saan ba siya? 'Di ba? Tapos ano yung achievement niya dito sa negosyo natin? Kung may sakyan siya, naging millionaire siya dahil sa negosyo 'to.
Sabi nyo, napakalaki ng grupo. Ito yung tumutulong sa mga maraming mga OFW na, di ba, na yun, basta magkwento ka ng maganda. Alamin mo yung mga achievement ng upline ninyo. Kasi napaka-importante po yung dapat alam ninyo. Kasi pag na-build up natin na maayos ang mga upline po natin, yung prospect natin, tataas yung tiwala eh. Yung loob nila, makikinig po sila. At mas malaki yung chance na mapajoin natin sila dahil na-build up po naman sa upline. Tama? O lalo pagkakilala mo yung prospect mo. Kasi pag sa'yo, pag ikaw lang at ikaw yung kausap nun, hindi maniniwala sa'yo yun. Pero kung mayroong upline na magtutulong sa'yo paano siya i-close, makikinig po yun yung prospect po natin. Yung mga kamag-anak natin. Kakilala natin. So next po tayo. So pag na-follow up mo na, na-presenta mo, so ito na yung tinatawag na follow up. Kasi guys, ang nasa follow up po talaga ang pera. The fortune is in the follow up. Ang pera nasa follow up. Tandaan po natin guys na madalang po yung mga nagjo-join agad, yung on the spot, yung may pera agad. Karamihan po dito, 100 sabihin natin 99%. Sabihin natin sa 100 tao na kakausapin natin na magjo-join sa negosyo natin, 1% lang po yung nagjo-join agad. Karamihan po yan na follow up. Ako po, na-follow up po ako. Para ko, ang tagal po, 1 taon po akong maigit bago ako nag-join. Pinalo up lang ko ng pinalo up. So ikaw din, karamihan sa atin dito is na follow up. So ito rin yung isang technique na kailangan mo matutunan, yung follow up. Ang tawag po namin dito, kulit. Kulit-kulitin mo lang. Di ba? Basahan mo ng lipot, basahan mo ng motivation. Di ba? So paano ba mag-follow up? So create follow up list. So kailangan alam mo yung mga nakausap mo. Kailan yung mag-join? Saan country? Di ba? Kung mga OFW, dapat kailan? Ganito. Alam mo kailan para tanongin mo kung kailan sila mag-join. Para kunyari, dyan, 2021 pa itong medyo luma itong pasubok na itong training na pa natin na ito. Yan. So kunyari, January. Mag-join siya ng March ano ba ngayon? 23. March 30. So kailangan ilista mo 'yon para pagdating ng March 30, ay sir, 'di ba na usapan natin, 'di ba? Mag-join ka ng March 31, 'di ba? So i-follow up mo siya doon. So paano ka magpa-follow up? So pasahan mo lang ng motivational coach o kaya may mga padala, 'di ba? Ipasa mo sa kanya, sir. Meron naman nagpadala sa akin, sa susunod sayo naman yung ipadala mo naman yung i-claim ko, mga ganun. So kailangan maging creative din tayo sa pagpa-follow up. Tama po ba? So kailangan may listahan po tayo diyan kasi pag hindi mo nililista yan, makakalimutan mo po guys ang mga kakausap, ang mga prospect natin. Kailangan nililist po natin dyan. Yan. So type of follow-up, so inbox or personal message. Yan. O inbox mo o sa personal message mo siya. Pasahan mo sana motivational coach or inspiring coach. Pwede rin yung selfie. Yan ba? Kaso lang, huwag yung nakaubad ah. De, kahit wag natong selfie o kaya kumakain mga pagkain. So dito may nakuha ko dito eh sa mga pagkain na kasi gustong-gusto natutuwa siya dito. Yon, shout out si Partner Prima Ortiz. Yan na pag pinapasabos sa mga pagkain, kape, di ba? Tong nakukuha ko yung loob ni Partner Prima. So isa rin po yung sa way, yung mga activity na ginagawa mo, pwede mo ipasa sa kanya. Ipakita mo sa kanya yung mga activity na ginagawa natin. Kung may nagpapadala sa'yo, di ba? Yung mga napapajoin mo, ipakita mo doon na marami nag-join. Business transaction, activity, di ba? Cheeky, success story. Yung mga plans mo natin. So, way of follow-up po yan. Post mentioning. I-mention mo sa mga post natin. Tagging. Yung mga banding ng team po natin. So, maraming way of follow-up. Mga trainings natin, kagaya ito, papasukin mo. Live echo tsaka big echo natin. So ito kailangan napapabalik natin sila sa echo presentation. Isa sa mga napajoin ko dito na ginawa ko dati, hindi ko akala na magjo-join to eh. Si Ate Gina Mijos. Ang ginawa ko lang dati na napresentahan ko siya, pinabalik-balik ko lang sila. Lahat na napajoin ko sa online, karamihan po dyan, pinabalik-balik ko lang sa echo presentation. Pag yung prospect mo bumabalik-balik sa echo presentation, malaki yung chance na mapajoin mo po yun. So yun po yung technique ng follow-ups. Tama? So may naiintindihan po ba about sa follow-up? Pa-type naman number 8. Yan, sabi na plan Margie Baan, idol ko talaga yung mentor Leonardo. Ay, type 10 nga pa. Type 10 na pala tayo. Diba? Yan, congrats pala sa aking classmate. Kahapon po yung sisil niya. So sigurado, maraming pain yan. Congrats, classmate. Yun. So next tayo, guys. So yun po yung papalap guys, ha?
So, yan, kaya sinabi ko sa inyo, fortune is in the follow-up. Ang pera, nasa follow-up. Kaya kailangan maging makulit po tayo dito. Normally, kaya ka nag-join kasi ang upline po natin ang kulit. Kagaya po ng sarapan ko. Ang ganda-ganda na, ang kulit-kulit. Yan po sa upline Carmela. Makulit po yan. Yan. So, kailangan dito maging makulit po tayo. Makulit na yung tamang way, ha? Hindi yung makulit ka, mag-join ka na, mag-join. Huwag puro ganon. Kailangan marunong po dating laro, marunong natin tayo magpa-follow up tayo. Pero yung kan lang, yung tama lang, makipagkwentuhan ka. Alamin mo yung, alamin mo yung kanya. O kamusta yung pamilya niya. Mga ganon. Kunin mo yung loob niya. Kapag nakuha mo yung loob niya, mas malaki yung chance na mapajoin po natin sila. Kailangan natin kunin yung loob nila. Kamusta yung pamilya nila? Hindi yung pero, kailangan ka mag-join. Huwag po doon, foul po kayo doon. Pag ganun po ginagawa nyo, lalo pong hindi mag-join yung prospect nyo. Guys, hindi po ako galit. Ganito lang po talaga ako magsalita. Pero totoo po yun. Kailangan marunong ka makipagkwentuhan. Pag-usapan mo sila. Siya mismo pag-usapan mo. Huwag ikaw. Huwag ako. Hindi yun. Ang tao, gusto pinag-uusapan sila. Pinag-uusapan yung pamilya nila. Yung sila. Pag nakipagkwentuhan po kayo sa prospect nyo, guys, about sa kanila, hindi about sa'yo. Pwede about sa'yo, inspire mo lang siya, pero the rest, kailangan mas maganda, kausapin mo siya about sa pamilya niya. Kasi kahit ikaw din naman, di ba, pag nakipagkwentuhan ka, di ba, gusto mo ikaw bida, di ba? So, ganun po yung gagawin natin. Kailangan, pag nakipagkwentuhan tayo, about sa kanila. Kamustahin natin sila. Lalo pag OFW po yung kausap natin. Di ba? Ang pamilya nila din sa Pilipinas, wala silang pakialam sa kanila. May pakialam lang sa kanila pag oras ng sahod. Diba? Pagpapadala na sila. Ganun po sila. Kaya yung mga OFW na mga prospect natin, guys, kailangan makamusta natin sila. Kasi pag ikaw kinakamusta mo, nakuha mo yung loob niyan, naku, guys, marami ka pong mapapajoin dito. Diba? So, kagaya si partner Prima Ortiz, diba? Hindi lang siya na basta nag-join, nag-stay, at ngayon naka-multiple accounts na. So, ganun po kailangan natin gawin. Tama po ba? Sa lahat ng mga leaders po namin dito, nag-multiple accounts kasi na nakapag-build kami ng rapport. So, ganun lang din ang gagawin natin. Isang technique dyan, guys, paano kayo pagpa-join. Paano ka na pa-join ng upline mo? Ganun din ang gawin mo. Di ba? Yan. So, next time. So, yan. Patapos na pala ako, guys. So, last, quote na lang to eh. Tapos na ako, guys. Ito na lang yung gusto kong iwan sa inyo. People lie. Numbers don't. Di ba? Ibig sabihin, yung tao pwede ba magsinungaling, pero yung number, numbers don't. Ibig sabihin nito, guys, numbers gain. Marami tayong mapapajoin dito kung marami kang nakakausap. Ibig sabihin, pag sinabing numbers gain, paramihan na nakakausap. Kung mas marami kang nakakausap, mas marami kang napipresentahan, mas marami kang napapakausap pa upline, mas marami po ito tayong napapajoin dito. So, yung sabihin, numbers game, kailangan talaga paramihan dito. Diba? Kung gusto mo marami ang napajoin, kailangan marami ang kinakausap. Guys, hindi man siya nag-join ngayon, okay lang po yan. Kasi, hindi naman agad-agad yan eh. Ang importante na papalop mo yan eh. Along the way. Kagaya sinabi na upline, guys, ang adjustment natin, pag nag-present po tayo, guys, 1 month, 2 months, 3 months yan nag-join. Minsan nga, 6 months, 1 year pa yan bago mag-join eh. Pero kung gusto mong makapagpa-join, kailangan, ngayong buwan na to, mag-present ka na mag-present para pagdating ng second month, third month, may aanihin po tayo. Kasi kung wala tayong kakausapin ngayong buwan na to, sa susunod na buwan, huwag kang umasa na mayroon kang mapajoin. So kailangan damihan mo ng kausap mo ngayong buwan na to para sa pagdating ng susunod na buwan or pagdating doon pa sa unang buwan, kung talagang marami kang kinakausap, meron ba talagang mapapajoin dyan? Tama po ba? So ganun po, kailangan dito numbers game. So I hope naintindihan niyo po yung sinasabi ko at kinipinto ko. So, pa-type nga ng huli. Ano ba? Magandang ipa-type. Okay, sige. So pa-type nga kung yes, marami akong natutunan. Kahit wala. Di ba? So, sige nga. Marami ka ba natutunan? Sige, pa-type nga ng yes kung marami ka natutunan. Na, wala nagta-type. Yan sabi na Annaline Claro. Si partner Annaline Claro. Yes, marami akong natutunan. Yes po, sabi ni yun. So, ang dami. Di ba? So, maraming salamat guys sa pakikinig. At parang baba ko na sa upuan ko. Banda, parang baba ko. Yan. So, guys, ito na. Thank you. Yan. Tapos na pala ako. Thank you and to God be the glory. So, I hope marami po tayong natutunan.
sa aking pinagsasabi, 'di ba? Pero bago tayo pala, bago ibalik yung mic, nagpan muna ako pala. Papaluin na naman ako na upline. Okay, mag-selfie muna ako. Yan. So thank you guys sa pakikinig. So sana na marami po ay natutunan at sana nakuha niyo po ng maayos at naintindihan yung script na binigay ko sa inyo. So guys, papaalala ko lang po, mag-subscribe po tayo sa YouTube natin, sa Elite Warriors Achievers YouTube po natin. Si upline po guys, i-upload po tong video na to. Sa mga downline niyo po na hindi pa nakapanood nito, pwede niyo po ipa-please sa kanila. O kaya kung ikaw medyo parang mayroon kang hindi nakalimutan na kuha doon sa script na pinakita ko guys, pwede niyo pong ulitin doon. Kasi pwede niyo po siyang i-play, i-post para at least makita niyo paano siya gagawin. Guys ha. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. I hope marami po kayong natutunan. Natutunan sa tinuro ko at ibalik na po natin sa ating napakalupit at napakagwapong host, partner, coach Jeffrey Padua. Yes. Yan, so madami pong natutunan. Yan, so congratulations po sa lahat ng mga nandito kasi may magagamit na naman po tayo na strategy para po makapagpa-pay in. Tama po ba? Yan, so pag meron po tayong hindi naintindihan, balikan po natin sa ating YouTube channel. Ayan, i-subscribe po natin. Ayan, so dun po lahat, i-upload lahat ng mga training po natin. And syempre, click nyo na din po yung notification bell para lagi po kayong updated once na nag-upload po yung ating mentor. Ayan, so tapos na po tayo sa training pero may tatawagin pa po akong isa. Ayan, siya po yung magpo-close. Ayan, para mas maganda po. Okay lang po ba? Ayan, type naman po kayo number 12. Ayan, number 12 kung okay lang po. Yun, so okay. Ayan, so hindi ko na po tatagalin. Ayan, Global Ambassador, Prime, Millionaire Circle, Car Achiever. Ayan, siya po yung ating artista po ito. Ayan, sino pong gusto makakita ng artista? Ayan, dalawa po yung ano niya. Pwedeng Camille Prats, pwedeng Bea Alonso. Kayo na lang po yung mag-decide kung ano po. Ayan, so ready na po. Ayan, so sabay-sabay po natin salubungin. Please welcome Million Virtual Club para kay Mentor Carmela Aguirre. Good morning, Coach Jeffrey. Yan, thank you so much. Ayan, so good morning po sa lahat ng iwa. Yan, what is the meaning of iwa? Kasi baka may mga bagong kaka-join lang kanina o kaka-join lang po kahapon. Ang iwa po ay meaning ay Elite Warriors Achievers. Ayan, so good morning po sa lahat ng mga leaders natin dito, local and international. Sa lahat po ng Iwa Top 100 and Iwa Top 50 at sa lahat po ng Iwa Top 20. Yan, good morning po sa inyo lahat. Ayan, so ayan ay yung training po natin ngayon. I hope na marami po kayo natutunan. Yeah, paki-type nga po. I am learning. Yan, kung marami po natutunan sa training natin, paki-type nga po para malaman namin kung talagang naisa puso, 'di ba? Marami tayong mga bagong na learning at saka ayan guys, sa mga leaders po na hindi po naka-attend ngayon ng ating mga training kasi yung iba may mga reason na mahina signal, yung ibang reason naman po ay malakas ang ulan, 'di ba? Kasi ongoing po yung habang may training po tayo kanina eh nagkakaroon po ng mga problem sa network. Ayan, so thank you so much. Ayan, sabi ni Coach Jemlon, I am learning. Ayan, so meron po tayong YouTube. Ayan, YouTube account na Elite Warriors Achievers na kung saan every time po na may mga training po tayo na katulad nito is meron po tayo mababalik-balikan. Ayan, okay po ba? Paki-like and subscribe na rin po yung ating YouTube channel. Ang kagandahan nga po niya. Yan, pwede ho kayong ma-refresh sa mga training po na ibinabagsak ng mga top leaders natin.
Tama po ba? Ayan. So yung topic po natin kanina is about script. Yan, si script. So malaking bagay ho yan sa mga, ito po yung kagandahan sa negosyo natin, guys. Kasi ho, marami po kayong naririnig. Narinig ko nagka-boses ko. Ayan, nagpi-feedback. Kung may mga naririnig po kayong leaders na apply, nahihiya po ako. Ayan, apply, mahihiyain po kasi ako eh. Naririnig ko pa rin. Ayan. Apply, mahihiyain ako eh. Di ba? Hindi ko alam ano sasabihin ko sa prospect ko. So, ang kagandahan guys, ngayon sa mga pinadali na ho ang online natin ngayon. Di ba? Tama po. Yung tipo na nakadesign po talaga tong online sa mga taong mahihiyain kasi kukopihin na lang. Di ba? So, meron po kaming ginawa o prepare the page na kung saan yung page na po yun o private page na kung saan yung mga leaders ho na under Elite Warriors Achievers. Ayan, yung mga salang-sala ng mga leaders na magbibigay po tayo. Yun po yung good news na sa ating lahat. Good news sa ating mga leaders ngayon na medyo nahihirapan po sa kung ano ba yung tama. Diba? Sabi nga, wala namang perfect na walang perfect na tamang isasagot sa mga prospect natin, 'di ba, yung mga objection. Pero pwede hong makatulong 'to. 'Di ba? Hindi ka na mahihiya. Kukopihin mo na lang. Ayan, so bago namin po i-share na 'to, naka-ready na ho. Kung ano po yung topic ni Coach Leonardo kanina, nandun na ho sa group page na ginawa namin. Ayan. So lahat po is ibibigay natin lahat ng information sa mga leaders na talagang pwede na ho natin isabay ngayon, di ba? Isasabay po natin ngayon offline and online. Yung mga mahihiyain na pagdating sa personal, medyo kinakabahan magsalita. Pero sa online po na ginagawa natin ngayon is pinapadali na ho. Di ba? Ayan. Yun. So may mga tinuturo tayo sa mga leaders natin na pinapagaang na po natin trabaho. Di ba? Unlike po before kasi guys, nung offline po kami, wala pang online dati. Talaga po talaga na face-to-face kami nagsasalita sa tao, objection namin, nagagaling po talaga sa bibig namin yun. Diba? Wala pong script doon sa offline namin. Yun po yung napaka-challenge ng mga panahon na go-offline kami. Pero good news ngayon guys, sa online na yun, lahat na ho ng basta nasundan nyo po yung itinuturo po sa mga training natin, kapag nasundan nyo po yun, eh napakadali na ho. Diba? So, pasok na pasok po sa mga leader na sa mga taong mahihiyain. Di ba? Yung mga taong ayaw talaga ibuka yung bibig. Di ba? Sa negosyo po natin, guys, kailangan po kasi nating ibuka yung bibig natin. Kailangan po natin magsalita na magsalita. Kasi pare-parehas po tayo. Na, kami din ho, nung nagsimula dito sa Empowered Consumerism, mahihiyain din kami. Di ba? Yung tipo na pagka nagsalita po ako talaga dito, eh, nagtitira ice pa. Di ba? Lagi po parang nagluluha, na parang laging kinakabahan, na parang laging nauutan, na laging pinagpapawisan yung kamay. Di ba? So, ganun po ako dati pag nagsasalita ako. Pero syempre, sabi nga, kailangan tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. Di ba? Consistent is the key. Di ba? Tuloy-tuloy lang tayo sa negosyo natin. Tuloy-tuloy ka lang magsalita. Tuloy-tuloy ka mag-prospecting. Tuloy-tuloy ka lang mag-present sa negosyo natin. Di ba? So, advantage po sa tinuturo ngayon sa online na to, mas pinapadali na ho natin para sa mga leaders na medyo nahihirapan po sa online. Diba? Yung tinuro ni Coach ay nasa group page. Yan. So, isishare din po namin sa mga GC ng bawat top 100, top 50, top 20. Yung group page na yon, mag-join na lang po kayo para i-accept na lang po namin kayo. Gusto nyo ba yun, guys? Ayan, pakichat nga po. Ayan, kasi syempre hindi po namin kilala lahat ng mga leaders. Diba? So mag-join lang po kayo doon and then i-accept na lang po namin. Ang answer objection. Yan. Yes, upline. Yan. So yan. Yan. Excited ba kayo dyan, guys? Yan po yung aming surprise sa inyo. Ayan, kasi ang goal natin talagang marami tayong mga kumita ng mga leaders natin offline and online. Diba? Yan po yung surprise namin po sa inyo lahat. Yan. So hindi na kayo mahihirapan kasi minsan 'di ba may mga nakakausap tayo na mga first timer na
Ano ba yung tamang isasagot mo? Ayun, sa script. Di ba? Ayaw ng mister ko. Ayaw ng missis ko. Ayaw ng boyfriend ko. Ayaw ng girlfriend ko. Wala akong pera. Wala akong time dyan. Di ba? So, padadaliin na po natin yan sa tulong po ng mga training na ginagawa na po natin yan under Iwa Group. Ayan. So, ang pagkakaiba nga lang po natin sa ginagawa po dito sa online, talaga lang po mag-i-invest tayo ng time. Diba? Mag-i-invest tayo ng yung tipo na talagang kung gusto mo talaga kumita ng malaki, invest ka sa time. Yung time na, diba, anong oras na po ngayon? Diba? It's 10:14. Diba? Sa umaga nag-offline tayo, sa gabi ho nag-online. Diba? At syempre, kung gusto mo talaga kumita ng malaki, mag-invest ka sa internet. Yan. Diba? Hindi ka lang pwede iasa lang sa data. Kung gusto mo talaga sumabak sa online talaga, diba? Talagang meron ka talagang malakas na internet. At syempre, dapat meron kang may mga gamit ka sa online. Diba? Kailangan yung cellphone mo hindi naglalag. Importante yan. Hindi naglalag, hindi nagahang. Yan ang una-una nyo ayusin po. So, diba, may mga leader. Apre, hindi makapasok sa Zoom naglalag. Konti na lang yung memory ng cellphone ko. Diba? Kailangan mag-upgrade tayo ng mga cellphone. Mas maganda nga ako ang i-upgrade natin hanggang 5G. Yung bilis ng cellphone natin. O, diba? O. So, ano pa ba? Yun. Yung ginagamit natin mga materials, yung laptop. Diba? Kung meron kang malinaw na background, malinaw yung ilaw mo. Yan. So, yan yung mga kailangan din natin sa online na dapat wag mong kakalimutan kung gusto mo talaga mag-online. Diba? So, sa offline naman, diba? Magdadala na tayo ng mga guests natin, hindi ka na magpe-present, diba? Tatabihan mo na lang yung prospect mo, yung guest mo. Anong gagawin na lang natin? Tatabihan at papalakpak. Ganun yung ginagawa natin sa offline. Ang pagkakaiba nga lang po niyan sa online, kailangan ho nakabukas lagi mga camera natin, diba? To support the speaker, diba? Dapat lagi naka-open, diba? Para alam namin kung talagang gising nga ba yung mga nakikinig dito sa training natin, diba? And lastly ho, pumapasok po yung mga pay-ins natin sa pamamagitan po na, ayan, didiin ko lang po lagi yung ABC rule. Yan, may mga leaders po tayo guys na nagpe-present. Apply, may na-present ako. Hindi nag-join talaga, di ba? Nakikita namin sa mga screenshot ng video call. May mga nakakausap. Yun lang po yung mga napapansin namin. Kulang po talaga na sa tinatawag natin ng ABC rule. Kahit po hindi po sa offline, meron din po tayong ABC rule na tinuro ni Coach Leonardo kanina. I-add nyo lang po. Gawa kayo ng GC. I-add nyo dun si apply nyo with your guest. Diba? So, tatlo kayo mag-usap-usap doon sa video call para kung nakausap na yan or napresentahan na yan ng inyong napresentahan na yung prospect nyo, ang gagawin ni upline o ni mentor nyo, siya na po bahala kung paano niya po mapapalabas yung desisyon ng prospect nyo. So, napaka-importante po ng ABC rule. Kasi lahat ho, na ituturo na natin dito sa online, ang kulang na lang po talaga ay yung ABC rule. Huwag niyo po solohin. Kasi pag sa negosyo natin, pag sinolo po natin itong negosyo, yung pakikipag-usap sa prospect, mahihirapan po kayo dyan makapagpa-join kapag walang backup na upline. Yan. So, yun po yung mga ginawa namin before. Ayan. May ginawa kami yan eh. Kay Coach JC, kay Coach Jeffrey Padua, na kapag may pinaresentahan sila, hindi po papayag na hindi kami ma-add call niyan. Kailangan meron kayong communication ni leaders between leaders and offline. O, para si offline, makakausap po niya yung prospect niyo. Yan, so number, yan, kaya po sa training natin sa offline, yung ina-attend na natin sa offline na ECOP, NECO training, lagi po dyan talagang dinidiin ng mga training natin, mga speaker bureau na ABC rule. Okay? Huwag mo kakalimutan ng ABC rule kasi nga, mas napapabilis ang desisyon ng first timer. At syempre, yung tinatawag po na over familiarity sa mga prospect natin. Diba? Halimbawa, kilala nyo po yung kausap nyo,
kaibigan niyo yung kausap niyo, pamilya niyo yung kausap niyo, di ba? O dahil kilala ka niya, di ba? Kailangan nandiyan si App 9 para mag-advise doon sa prospect mo. Yan. So, wag niyong kakalimutan 'yan. Okay, kaya kaya kung napapansin niyo, hindi na jo-join yung mga prospect niyo kasi walang backup ni App 9 para mag-close deal doon sa prospect niyo. Okay? Ayan. So, ano pa ba? Yun, siguro lahat naman po na nasabi na sa training kanina. Siyempre, hindi po natin lahat maibabagsak lahat ng training na yan. Kumbaga, yung tinuturo po kanina ni Coach Leonardo, basic lang po iyan. Ayan. So, sa basic, di ba? Kapag nakakalimutan ng mga training po natin, balik lang po tayo lagi sa basic. Okay? Sa offline, ganun din ho. May basic concept. Ganun din po sa offline. Back to basic. Diba? Nawalan ka ng downline, back to basic. Diba? Hindi na-join yung prospect mo, back to basic. Diba? Yung pay-in mo, hindi yung nag-join sa'yo, hindi nagtagal dito sa negosyo, back to basic. Lagi po tayong basic. Ganun din po sa Facebook marketing. Basic po yung tinuturo kasi nga yung basic yun po yung pinakamahirap. Kaya yung basic pa lang, hindi na susundan kasi mahirap. Wala nakakasunod po yung basic. Yan. So, yan. Ano po yung ginagawa natin sa offline? Nililipat lang po sa online kasi ang pagkakaiba lang po ng offline sa online, harap-kaharap lang po natin ang laptop or yung cellphone. Sa offline, uma-attend po tayo sa seminar room, face-to-face, yun lang naman po difference. Tama ba? Ang difference lang po ng online sa offline, internet. Wala pong pagkakaiba sa offline between offline and online. Okay? Ayan. Ang pagkakaiba nga lang po sa online, ayan, medyo talaga magsasalamin ka na katulad namin. Ayan, magsasalamin kami. Ayan. So, grabe. Oh, almost 2 years po na talagang hataw tayo sa online. Eh, ito to po yung naging resulta. Diba? Para maproteksyonan yung mga salamin ng mga onliners, kailangan nagsasalamin na. Ayaw alam, huwag po kayo mag-alala yung mga nag-offline at hindi pa talaga sanay sa kuyat. Kapag talaga gusto nyo kumita ng malaki, sinasabi nyo offline and online. Yan, makakapagsalamin na rin po. Ayan. So, siguro yun lang po yung masishare ko. Yan. Sa mga leaders po dito, guys, huwag kayong mahiya sa mga uplines nyo. Ayan, kulitin nyo po yung upline nyo. Magpa-back up kayo palagi. Huwag kayong matatakot na nahihiya ko kay upline, ayoko magpa-close. Diba? Alam mo, potential na yung kausap mo. Alam mo na yung meron siyang means. Diba? Meron siyang may money. Ayan. Diba? Meron siyang authority. Yan, man, ay ibig sabihin pala man. Ayan. May authority at may needs. May pangangailangan. So, kapag ganun na po yung prospect nyo, that's time na huwag nyo na pong pakakawalan, backup na po si upline. Yan, kailangan na ng backup ni upline. Even kami ho, no? Even ako po, kahit na marunong na po mag-present, kaya naman mag-present, pero lagi rin ako naka-backup, kana-upline. Upline. Oh, dahil over-familiarity sa akin. Oh. Need backup. ABC rule naman. O, pakita mo yung check-in mo offline. Pakita mo DTC mo. O, ganun lang ho. Huwag kayo mamahiya para po mapabilis po natin yung income ng bawat isa. Mapabilis po yung decision ng mga prospect natin. Kaya kulitin nyo si upline nyo. Okay? So, ano pa ba yung masishare ko? Nasabi na ni Coach Leonardo. Ayan, siguro mag-a-announce na lang po ako, guys. Magbabasa lang po ako ng comment. Yan. Nakaka-excite, nakakagigil po, Mentor Bea. Yes? Mentor Annalie Claro. Yan, nakaka-excite. Ayan. So, na-excite ako ah. Ayan, so mag-a-announce lang po siguro ako, guys, bukas. Bukas po is Thursday. Okay lang po ba mag-share screen? Okay lang ba makikihiram ako ng cellphone? Ayan, so bukas is March 24. Ayan. So, alam naman po natin, guys, na meron po tayong echo sa Giginto, Bulacan. May share screen lang po ako.
Yeah. Ay, hindi pala yan. Giginto pala yan. Ayan. Iyon. Yon. So bukas, so is March 24, March 23. O mali pa yung date ko pala, no? Pasensya na po. March 24 po pala to. March 24, 3 p.m. at Giginto Manufacturing Plant. Ang ating product demo po, speaker, coach, mentor, Mergy Bahan, ang ating Iwa Top 15, ang ating top Iwa Top 1, ayan, marketing plan, Ryan Bolinas, and our closing remarks, mentor, Mary Jane Santos. So sila po yung speaker sa atin. So yung may mga taga Bulacan area, yung malapit sa Bulacan, yung kayang pumunta bukas sa Bulacan, is ini-invite po namin kayo sa Bulacan. Ayan. Yung mga, syempre meron din po tayong launching. Ayan. Sa launching. Ayan. Ibig sabihin, meron po tayong blessing. Ayan. Galing sa isang pastor na kasamahan natin na mapupunta rin po bukas sa Giginto, Bulacan para mabasbasan at i-bless ang ating grupo na Elite Warriors Achievers. Ayan. So sa mga kapunta po bukas, magkita-kita po tayo sa Giginto, Bulacan after ng presentation po. Okay? So, yan. Yan. So magkita-kita tayo bukas, magkita-kita tayo po ulit bukas sa office ng Giginto, Bulacan. Ayan. So, yun po, ulitin ko ulit. Meron po tayong group page na kung gusto nyo po makahingi ng mga kung gusto nyo po magkaroon kayo ng kopya or ika-copy paste nyo na lang po. Ayan. So join lang po kayo dun sa secret page po na yun. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng Iwa Group. Ayan. Offline and online, isabay lang po natin yung business natin. Nandito lang po yung mga top leaders natin, top 20 ng Iwa, top 100 and top 50. Ang dami po mga taong magaguide at susupport po sa business nyo. Huwag po kayong panghinaan ng loob kasi magandang ginagawa ng grupo, ang magandang gagawin ng team natin. Marami pong pasabog, marami mga surprise, marami mga parating na mas makakatulong po sa network ng bawat isa. Ayan. Tama ho ba? Ayan. So, syempre, tapos na ho ako. Maraming salamat po sa mga umaten po ngayon sa training natin. Ayan. Ayan. So, announcement po this coming Friday. Ayan. So, Friday ho, Eco Cecil, ayan, Mega Cecil under Team Marilao. Ayan. So, lahat po tayo ay sama-samang sumuporta, di ba? Sa organize ng Team Marilao of Iwa Group. Okay? This coming March 25. Okay, it's 7 p.m. Ayan. So, yun lang po yung mga announcement ko. And, ayan. So, maraming salamat. God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat. Siyempre, binabalik ko po. Ayan. Ang microphone sa napaka-poging host natin. Ayan. Back to our host. Thank you so much. Ayun. So, palakpakan naman po natin ang ating mentor, Carmela Aguirre. So, ayun po. Kita-kita-kits po tayo bukas sa ating offline presentation sa may Giginto. Sa mga malalapit po, pwedeng-pwede po tayong pumunta doon. Ayan. So, bago po tayo mag-iwahiwalay, may tatawagin po ako. Ayan. Closing prayer na po. Ayan. Sino pong gustong mag-closing prayer? Ayan. So, magtatawag na lang po ako, guys. Ayan. Yung iba, nagsaraduhan ng camera. Ayan. At si partner Tami Bulawan. Coach, pwede ka po bang closing prayer? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa mga dakilang pagpapala na patuloy mong ipinagkalob sa bawat isa.
Salamat po, Panginoon, sa nagmi-mentor sa amin at patuloy mong i-bless ang kanilang buhay. Ganon din po sa lahat pong mga nakikinig po ng aming pong mga kasamahan. Tulungan mo po ang bawat isa naway ilalawigit sa aming pong mga pamilya na ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. Patuloy mong i-bless din, Panginoon, ang aming pong mga negosyo at ganon din po kami ng mga bago. Pagpalain nyo rin po ang Empowered Consumerism Company kasama po ang mga namumuno nito, Panginoong Diyos. At ganoon din po sa lahat po ng mga kasamahan po namin sa negosyo. Ingatan niyo po kami sa gabing ito. Patuloy mo nawang bigyan ng buhay at lakas ang bawat isa hanggang sa kinabukasan. At ipagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin ang bawat biyaya na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat. Hinihiling po namin ito sa pangalan po ni Jesucristo na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Lahat po magsabing Amen. Yan. So, amen. Thank you po, Coach Ami Bulawan. So, ayan. Picture-picture muna tayo, guys, para may pang-online po. Yan. So, open po natin yung ating mga camera. Yan. At react po tayo ng heart. Yan. Open po lahat ng camera. Yun. So, puso. React po tayo ng puso. Tapos, smile. Puso. 1, 2, 3. Yan, next page. Yan. So, sa last page, puro sarado na yung camera. Pero, okay, pagbigyan. Yan, next po. React po tayo ng joy. Yan, joy. Yan, so dapat isagad mo na yung smile mo para makuha mo lahat ng blessing. Yan, joy. 1, 2, 3. Yan, next page. Yun. Siyempre, last po. Nga. Yun. Nga, 1, 2, 3. Nga. Sagad mo pa. But, sige pa. Yan, nga tayo. 1, 2, 3. Kamuka na yung ano. Kamuka na yung ano. So, next. Gatulang yung ma'am. Next. Yan. So, yun guys. Thank you po. Maraming salamat. At kita-kita po ulit tayo sa susunod na mga trainings po natin. Ayan, ingat po ang lahat. God bless po. Power!